Welcome to our YouTube channel. It's me, Patricia B. So, guys, ngayon lang po ako makakapag-vlog kasi hindi na po ako nakakapag-vlog. So, sisimulan na po natin ang episode 2, part 1. Haikyuu Tagalog, season 1. Saan tayo pupunta, Coach? Malalaman mo na lang, Shoyo. Umuwi na tayo at mag-practice. Grabe ang saya nun! Pasensya na. Ay, pinaiyak mo siya. Ano bang ginagawa ko rito? Tapos na naman ang klase. Toro, turuan mo naman ako mag-serbo. Hoy, gumalang ka muna sa akin, bata ka. Si Oikawa! Dali na! Igalaw niyo ang mga binti niyo! Nais-receive ba? Isa pa! Hoy, Lolo, kagagaling mo lang sa sakit ah. Pwede ka na bang maglaro? Ano? Kung pinalabas na ako, ibig sabihin pwede ko nang gawin ang kahit anong gusto ko. Yan ang lolo ko. Lolo? Coach Ikay Ukay? Kung ganun, hindi mo alam ang gagawin mo sa kakaibang quick attack niya, kaya ka ba pumunta rito, ha? Coach, ano bang... Kaya di ba ang pinag-uusapan dito? Mahila ka talaga! Coach! Coach ng Karasuno na nagdala sa kanila sa Nationals. Ang titulong Karasuno Ukay ay sikat na sikat talaga noon. At sabi ay dala nila ang matatapang na mga uwak. Coach, turuan niyo po ako! Turuan ng ano? Hindi ako basta-basta nananapak ng kung sino-sino lang. Mga maihina lang. Nakakainis ka talaga! Kasi po, gusto ko nang... matutong lumaban at manalo sa sarili kong sikap, Coach! Gusto mong gumaling sa mga mid-air battle sa liit mong yan? Dahil ganito lang po ako kaliit. Huh? Mukha mang kakaiba ang sinasabi ko sa inyo ngayon, pero... Anong kakaiba roon? Kahit pagano kagaling ang setter na kasama mo sa match, sa tinatawag nating quick attack, ang tanging player na dapat masunod... ay ikaw. Makinig ka mabuti! Ikaw ang push nila! Ano ka ba? Oikawa! Anong ginagawa mo rito? Kasama ko ang pamangkin ko. Yes! Pero, paano training mo? Wala kaming training kapag Lunes, Tobio. Nakakapagpahinga ka pa ba? Sayang ang oras! Ang pagpapahinga ay iba sa pagliban. Sige. Oikawa! Eh, ayoko nga! Pangit! 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 Hindi, wala pa nga ako sinasabi. Oikawa! Wala ako narinig! Wala ako narinig! Kahit sandali lang, please! Makinig ko muna sa akin! At bakit naman ako makikinig sa kalaban ko? Ano mapapala ako? Nakikiusap ako, Oikawa! Nagmamakaawa ako! Kahit saglit lang! Sinabi na nga saglit lang yan! Takeru. Ano yun? Picturean mo kami. Hawakan mo to at pindutin to. Tobio, huwag kang gagalaw! Yay! Anong title nito? Tobio, walang binatbat kay Oikawa! Toru, talagang natutuwa ka sa picture na to? Walang kwenta? Sige, ano yun? Busy ako, alam mo ba yun? Sabi mo sa akin, hiniwalayan ka na ng girlfriend mo, kaya marami ka Takeru, tumigil ka! Ang daldal mo! Ano? Pero ang sabi mo, hindi mo alam kung anong nagawa mo. Sabi ko, tumahimik ka dyan! Paano kung papalapit na ang tournament at... paano ba... At sinabi ni Iwaizumi na susubukan niya ang isang imposibleng attack doon. Saglit nga! Kung may gusto ka sabihin sa akin, tigilan mo yung what ifs mo at diretsuhin mo na ako.
Sinabi kasi sa akin ni Hinata na gusto niya na gawin namin ang quick attack namin kahit hindi siya nakabigat. Oh. Ang galing niya kung ganun. Bakit ayaw mo? Hindi naman ganun kadali yun. Alam mo yan. Wala pang alam na technique si Hinata. Malamang ay sinabi mo naman na sa kanya na gawin ang gusto mo. Para ka ng isang diktador niyan. Napag-isipan mo na ba yun? Binibigay mo ba kay Panda ang mga tosis na gusto niya at kaya niya, Tobio? Sinubukan mo man lang ba? Kageyama, pwedeng bigyan mo ako ng tos. Kung akala mo ay ayos lang yun at ikinakaila mo pa ngayon yun, isa kang malaking duwag. Huwag mong masamain pero ang dapat siguro na masunod ay hindi ikaw, kundi ang pandak na yun. Kung hindi mo pa rin maintindihan yan, bumalik ka na ulit sa pagiging Tyrant King. Tara na, Takeru! Okay ka ba ngayon, Toru? Masaya ako kasi bumaba na si Tobio ngayon. Ayos ang kuha mo dito, ah! Halos hindi na ako makita! Kailangan mo ng kaalaman bago mo ayusin ang teknik mo. Ano ba sa palagay mo ang meron sa kakaibang quick attack mo, bata? Yung nag-wish ako at tumalo ng mataas, parang pop. Tapos nagtos ako papunta sa akin, parang slash. Tapos yung kamay ko, parang shush. Parang sakto ang kamay ko sa bola na parang whack. Ibig niyang sabihin, tumatalon siya na nakapikit. Tapos yung setter si Kageyama ang nagbibigay ng saktong mga tos. Nakukuha ko ang sinasabi mo. Pero mali ang ginagawa mo, Pandak. Basta't ang kakaibang attack ay talagang quick attack, ikaw pa rin ang masusunod sa kung papaano at hindi yung setter. Palagi mong tatandaan yan sa bawat laban ninyo. Huwag mong iisipin na walang nakakaalam ng panlaban mo. Pero mas mabilis kong ipapakita ko sa'yo. Pandak, subukan mong mag-block. Isa kang middle blocker, tama ba? Subukan mong itigil. Junior high ka ba? Sa school ka? Uy! High school na ako! Simulan na natin! Okay. Game! Ganito ba ang height ng mga grade school? Parang ang laki ko kumpara sa kanila. Ito ang third tempo! Third tempo? Wow! Ang asik ng magkala mo! Lumapas ka sa net! Oo nga! Mataas ka nga talagang tumalun, bata ka. Alright, sunod! Ang second tempo! Mas mabigis na sila ngayon, pero... Ang sunod! Ito ang first tempo! Ano na? Ang bilis! Kaya mo bang i-block yan? Kung sa ano pa man, hindi ko yata kayang gawin yun. Nang ako lang. Sa tatlong tempo na nakita mo, may pinagkaiba ba sa kung paano hinampas ang bola? Parang wala naman yata. Ano sa tingin mo ang pagkakaiba? Yun ang kanilang timing ng pagtakbo. Tama ka dyan. Ganyan ang tempo. Makinig ka. Ang bilis ng pag-atake ay nakadepende sa tempo na gagamitin. Wala yun sa bilis o bagal ng pagtos ng bola. Nasa timing yun ng pagtakbo ng spiker papalapit sa bola. Ang first tempo, ang pinakamabilis sa tempo, ang pinakamabisang paraan laban sa block ng kalaban, at malaman ang atak na ginagawa mo kahit hindi mo alam. Pero, kailangan mo itong maintindihan. Kailangan mong tumakbo bago pa tumaas ang toss ng setter mo. Ang setter ang nagtotoss ng bola sa spiker ng team. Ibig sabihin, ang weird quick mo ay isang attack kung saan ang spike ang lead. Ang first tempo. Isa pa. Hindi ko alam kung ano ba talagang klaseng attack ang weird quick na ito. Pero nakasisiguro ako. Ang pinakamabisang pagtos ay ang tos na mas madaling mahampas ng spiker. Hindi naman yata patas yun. Bilisin nata! Mag-practice ka pa rito! Oo, kakaiba naman siya. Ang timing ng spiker,
sa pagtakbo ang pinaka-importante. 1 centimeter, 1 millimeter, mas mabilis na pagtalon.